So mga kalingap, isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ayan. Dito po tayo ngayon at napasama tayo sa grupo ni Kalingap Rab. Dahil binigyan tayo ng pagkakataon na muli tayong makasama. Ayan, maraming maraming salamat po. Kung makikita nyo po at nakapanood po kayo ng live, nag-chat po ako sa kanya nung gabi. At ito po makikita po ninyo na sinabi niya na pwede po akong makasama. At ayun po. Nagpapasalamat din ako at muli akong na-invite at binigyan ng pagkakataon ng Kalingap Rab na makasama sa grupo niya. At nasa ganun, makilala ulit yung ating channel dahil alam niyo naman po yung mga pinagdaanan ni Mr. Ron sa mga solid supporters. Alam kong alam niyo po yan. Sa mga bago lang po dito, ay si Mr. Ron po ay talagang yung mga pinagdaanan ng mga nakaraang buwan, halos 5 buwan, mag-6 na buwan na talagang walang revenue sa YouTube. Dahil yun nga po, dami nangyari, nawala yung kapatid ko, yung mama ko, dahil yun nga po, namatay po sila. So nagbaka sakali po kay Kalingap Rab at hindi naman po tayo tinanggihan dahil napakabuti naman po niya. Talagang tinutulungan niya po yung mga small YouTuber, yung talagang dating mga Kalinga partners na may angat yung channel. So ngayon po, napasama tayo at galing po kami sa scouting. Pinuntahan po namin yung personal vlog ni Kuya Andy Kayakap Vlogs. Nakakatuwa. Napakatsaka, napakasipag ni Kuya Andy mag-scout at na-refer po niya. Kung mapapanood niyo man po, dun po lahat mapapanood sa YouTube channel ni Kalinga Prab yung mga na-scout ni Kuya Andy. Abangan nyo po doon, napaka ano, ganda ng kwento. Lalo na po yung Maruya girl. So, dito kami ngayon, napadaan kay Kuya Andy na bahay. Matatanda nyo po, kanina po bang bahay ito? Ito po yung dating bahay ni na Ate Maylin. Ayan, dito po sa may bagong silang. So, napadaan po kami at niyaya kami na magkape dito sa bahay ni Kuya Andy. Nakatuwa, ang ganda ng bahay ni Kuya Andy dito. Ganda. Ayan, nagla-live po sila ng pansamantala habang nagkakape. Ayan. Ito po si Tate Robin, si Kuya Nick. Ayan, kasama. Ang nabitin sila sa Jowa Challenge. Siya? Pilitin po natin kung bukas po, maka-shoot po tayo bukas ng part 2 ng Jowa Challenge ni Kalinga. Oy, road to 900 oh. Lakas. Abot pa ito ng may 1,000. Yan, nagpapahinga po sila habang nagla-live si Kuya Andy. Nagpahinga lang muna sila dito habang nagkakape. Ayun po lahat, no? Ganda ng bahay. Salamat po. Yan, nagla-live po sila at ang sabi nga ng ibang mga viewers, sinayang lang yung tulong sa kanila. Ganda ng ano, ganda ng paligid. Napaka-relaxing po dito sa lugar ni na Kuya Andy. Tapos ang ganda ng ano niya. Balkonahe, yung extension ng bahay. Wala na. Itawag ko na yung butas sa bulso pagkakalood. Wala na kasulina. Ay, kailangan mo na. Ganun na tayo. Pagka meron ulit, natsada ulit. Kahit araw po ng Linggo, ginagawa natin Lunes yan. Kahit naulan, nainit, tuloy tayo. Hindi na bago ang araw. Hindi na pili Dolos Reyes, shout out po. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ganda ng paligid ng bahay ni Kuya Andy. Ayan. Dati naman po talaga nadadaanan na namin ito dito kasi dito kami nadaan pag papunta Manila, pag papunta Dayet, dyan sa may kanto na yun. Nakakatuwa. At ayun po mga kalingap, nakakatuwa naman siyempre muling pagkakataon na nakasama po muli ako sa team ni Kalingap Rab na dati pa naman papasama na ako. So kung alam niyo po, kung napanood niyo po yung kauna-unahang episode ni Tatay Robin, kung mapapanood niyo po doon, nandun po si Mr. Ron nung pinuntahan po namin na umuulan, yung pong na-scout ni Kalingap Alvin nung unang-unang araw po, unang-unang vlog, yung part 1 ng vlog ni Tatay Robin, kasama po ako doon. Kaya nga nakwento ko siya kanina na ang laki ng pagbabago ni Tatay Robin, nakakatuwa. Kaya salamat talaga kay Kalingap Rab sa lahat ng sumusuporta po sa ating Kalingap. Nagpapasalamat po si Mr. Ron na muli tayong nakabalik. At ayun nga, hindi ko po inaasahan, wala namang may gustong mangyari nung nangyayari sa akin ng buhay. So siguro po ganun talaga yung naging kapalaran. So nakakalungkot man, pero ayun po, naniniwala pa rin ako na habang gumigising tayo sa umaga ay may pag-asa pa.
dahil muli ako nakabalik. Kala ko po talaga hindi na ako makakabalik kasi ang daming nangyari. Hindi ko na alam kung paano magsisimula. Lalo talagang back to zero. Unang-una yung budget, ang hirap po mag-charity na pag walang budget. So maraming salamat na rin talaga. May mga tumutulong, may nagpapa-Gcash, may nagsisend po sa aking live. Ay, malaking tulong na po yun. Yung nagsisend po sa aking live, yung revenue na po yun, next month po makukuha para sakali ma'am, may pangdagdag po ako ng pang-charity. So salamat talaga Kalinga Patap and syempre kay Kuya Val. Ayan. Sama ng Kalingap and siyempre kay Ate Edna, maraming salamat po sa opportunity na muli ako nakabalik at sa tulong po ni Kalingap Rab. Kaya ayan, magsisimula po ulit ako at pagbubutihin ko na nawa ay makilala pa yung ating channel sa pagsama kay Kalingap Rab. Ayan, doon po sila nag-live. Ang ganda ng bahay ni Kuya Andy. Kuya Rab, may pabahay na po si Dagay. Ayan mga Kalingap, subukan natin pumasok. Pwede pong papasok sa magandang bahay. Tingnan natin yung loob ng bahay ni Kuya Andy. Yun. Ay, ganda. Na house raid yung bahay ni Kuya Andy. Ang ganda mga Kalingap. Kita naman natin ang ganda ng bahay ni Kuya Andy. Talaga namang Kuya Andy lang, oh, lupit. Ang ganda pa ng bahay habang nagla-live. Napakatahimik pati. Ito po yung dating bahay ni Ate Mylene. Ay, nandito na si ano, oh. Hi, si Ira. Ay, si ano, Kalinga para. Hi. God bless you. Hindi pa charity vlogger si Kuya Andy, nag-a-adapt na talaga ng mga bata yan. Yan ang kwento niya sa akin, 'di ba? Sabi mo sa marami ka pa sa Batangas. Wala pa akong plano na wala pa akong sikat ng araw, bilang araw sa Batangas. Ayun, may mga trabaho sila. Kakatuwa po mga Kalingap, yung talagang kita naman natin yung dedikasyon ng tao na kahit hindi pa man vlogger, kahit hindi pa man talaga malaki yung subscriber niya, kahit dati pa nag-uusap kami sa Lighthouse, nakwento na niya sa akin na marami na yan talagang ina-adapt ng mga bata, pinapaaral kahit kung ano lang yung pagkain. Tapos kakahanga pa, umahanga pa po ako dyan kay Kuya Andy, gawa ng yung tricycle niya, yung nakita na ayun, nandun pala sa may harap yung tricycle niya na yun, yung ginagamit niya papuntang Bicol, papuntang Camarines Norte, tapos yung din ginagamit niya papunta ng Batangas. Nakatricycle lang po yan, napakaano po niya, napakatyaga. Yan po yung umaalis pag minsan sa Lighthouse, so nandun pa kami, umaalis yan ng mga alas 3 o alas 2 ng gabi. Minsan alas 8 ng gabi, gusto daw niya mas maganda magbiyahe pag gabi para mas mabilis. Kaya nakakahanga po yung tao niya, talagang napaka-dedicated niya sa pagtulong kung saan mga bagay. At isa pa, hinahangaan din sa ni Kalinga Prab. Hangahanga si Kalinga Prab. May bansag na nga si Kalinga Prab na kung may scouter daw siya na maaga, scouter na masipag, ngayon si Kuya Andy scouter na matyaga. Ayan. So ayan po mga Kalinga, hindi na natin napapalagpasin yung pagkakataon dahil nandito na rin naman tayo. Usapin natin si Ira, yung magandang bata na na alaga po ni Kuya Andy dito po sa kanyang bahay. So pamustahin natin. Galing po siya sa school, nakita naman natin. So hintay lang natin siya makapagpahinga, makapagbihis. At ako usapin natin ito. Ira, kamusta ka? Hello po. Ilan taong ka na? 16 po. Ay, 16. Ang ganda mo naman. Nasa... May lahi ka ba? Wala po. Wala ang lahi. Ang ganda mo, para kang para kang Indiano o... Hindi ka naman Indian? Hindi po. So dito ka talaga nakatira kay Kuya Andy? Dito po ako nakatira. Siya din po nagpapaaral sa akin. Wow! Nice naman. Kuya Andy, ang galing mo naman. Nakaka-inspired. So, anong grade mo na?
Grade 11 po. Grade 11 ka na. Saan ka napasok? Diyan po sa may, diyan po sa Medellin po, diyan sa Magdalang. Ayun, dito may paakyat dito? Opo, in school po. Ah, dito ka dumaan pa ganun, papapa, may malapit na daan dito? Pag po, hapon po, tapos pumaga sa kalsada po, kasi pumakandong na. Pero pag hapon, huwi po ng tanghali, dito po sa Nyugan. Ah, dito sa Nyugan, kasi mainit na doon. Kamusta naman ang pag-aaral mo? Okay naman po. Anong magiging mensahe mo kay Kuya Andy? Ah, wait lang, tanong kita, kaano-ano mo si Kuya Andy? Wala. Nagmagandang loob sa iyo. So ngayon, anong masasabi mo kay Kuya Andy na pinaaral ka, hindi mo ka ano-ano, anong masasabi mo sa kanya? Ano po, nagpapasalamat po ako sa kanya kasi po, ano, kasi po kahit po ano, kahit hindi po niya ako ano-ano, pinapag-aral po niya ako. Yeah. Very good yan. Ito naman ang masasabi ko sa iyo. So ngayon, hindi mo ka ano-ano si Kuya Andy, pinag-aral ka. Pagbutihin mo. Kasi bibihira yung tao na kumukup-kup sa mga katulad mo na gustong mag-aral. Kasi ang dami diyang mga bata, ang dami diyan sa iba't ibang lugar ng mga bata na gustong mag-aral. Gustong-gusto nila mag-aral, pero hindi po nakakapag-aral. Hindi nakakapag-aral kasi nga unang-una walang financial, walang budget. At isa pa, walang tao nagmamalasakit. Eh si Kuya Andy talagang hindi ka kaano-ano pero nagmamalasakit sa iyo, ha? Pagbutihin mo yung pag-aaral mo. Opo, pagbutihin ka na lang po. Mm-hmm. Para pa makatapos. Masaya ka naman dito. Masaya naman po. Saan pa lang bahay ninyo dati? Malayo po, sa bundok po. Ah, sa bundok ang bahay ninyo. Ah, kaya dito ka naman tumulong. Malayo po yung sa highway, mga malayo po. Puro ahon-ahon. Hindi po ako nagpasok kasi po ano, yung malayo pong school. So nakakatuwa naman. So ayun, kinamusta lang kita at napahanga ako kay Kuya Andy. Nagpapasalamat din ako sa kabutihan niya and syempre sa'yo. Sana balang araw, kung ano man ang iyong marating sa buhay, makapagtapos ka, ay pagbutihin mo at huwag mo sanang kalimutan si Kuya Andy. Hanggang sa makapagtapos ka, makarating ka kung saan, huwag mo kalimutan si Kuya Andy dahil kay Kuya Andy, naging bahagi siya ng buhay mo. Ano? Dahil din po sa kanya mga nakapagtapos nito. Ayan. Sige, salamat Aira, ha? Salamat din po. Ayan, salamat. At sa munting oras ay nakapanayam po natin si Aira. Salamat. Salamat po. Ingat po kayo. Thank you. Ayan, blessed din ito. Ang babait ng alaga ni Kuya Andy. Ayan, salamat po mga kalingap. Nakakatuwa. Ayaw niya yung kapit. Hindi na niya bablog. Tayo na lang. Thank you po sa kape. Salamat po sa kape. Ayan, pinagkape po kami. Ingat po. Salamat Kuya Andy sa kape. Okay, okay. Ayan, pinagkape po kami ni Kuya Andy. Kuya Andy, maraming salamat sa'yo. Ayan, oo. Yan po, no? At supportahan, pasuportahan natin, supportahan si Mr. Ron, official. Salamat. At salamat din po at ako dinalaw po nila. Ayan. At sinakalingap na po, nakababang alis. Ingat kayo, ingat kayo, Mr. Ron. Salamat, bro. Salamat. Ingat kayo, ingat. At salamat sa kanila. Mm-hmm. Ingat kayo, ingat. Ingat po, natin po sinakalingap po. Sa una na po. Mga kalingap, maraming salamat po. And siyempre kay Kuya Andy. Ayan, okay. Sa pag... Ingat kayo, ingat. Ingat kayo, ingat. Yun na po, ayan. Sige. Sa pag... papamerienda yung nagpakapi si Kuya Andy. Kami po ay papunta na at hapon na. Salamat po mga kalingap sa patuloy na pagsuporta. Yan, nandito na sila. Pauwi na po kami dahil hapon na. So yun po mga kalingap, maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood. Muli po ang inyong pong lingkod, Mr. Ron Official, ang papasalamat po sa lahat ng sumusuporta at hindi po nang iwan dito sa ating Mountain Channel. Ayan po, hanggang sa muli mga kalingap, salamat po muli and syempre patuloy magpapasalamat kay Kalingap Rab, kay Kuya Bal Santos Matubang and syempre kay Ate Edna Vlogs sa lahat po ng mga kasama namin dito
Salamat po sa muling pagtanggap. God bless po. Ingat po tayo palagi. Maraming maraming salamat. God bless. Bye-bye.